Kinala, kayo na balita kaninang alas 5 na umaga. Ito, para sa mga tambay dyan, nako, kilos-kilos na ho. Dahil bibigyan pansinan ng Philippine National Police ang mga standby sa kalye para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Buong bansa ho ito, no? Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa napaitingin ang anti-tambay campaign sa buong bansa. Sa katunayan, sinimulan na ng PNP ang pagdampot sa mga tambay sa lansangan para usisain sa presinto. Kung ano ang gagawin sa mga tambay na ito at kung ano ang batayan sa pagdampot sa mga ito, alamin natin sa report ni Raymond Dagpas. Raymond? Sa limang araw na anti-tambay operation ay sinagawa ng National Capital Regional Police Office o NCRPO ay nakaaresto na sila ng 2,981. Ito ay sa report na nakarating kay Police Director General Oscar Albayalde kasunod ng kampanyang ikinasa ng Philippine National Police matapos si pag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na walisin ang mga tambay sa mga lansangan. Ngunit nilinaw ni General Albayalde na hindi ito dahil sa sinasabing bagansya dahil taong 2012 pa nang na-decriminalize ang anti-vagrancy law. Inaresto ang mga ito dahil sa iba't ibang mga violations batay sa mga lokal na ordinansa. Kasama na rito ang drinking and smoking in public places, half-naked, illegal vending, breach of peace, obstruction, concealment of deadly weapon, at traffic violation. Ang problema ay inamin ang pamunuan ng Philippine National Police na walang malinaw na guideline para ituring na tambay isang tao. Ayon kay General Albayalde, walang iba nilang pinagbabatayan kundi ang mga lokal na ordinansa ng bawat lungsod at bayan. Dito sa assessment ng mga pulis na nagroronda sa 10 oras ng gabi. Ginit ng hepe ng pambansang pulisya, kung may basehan naman na nasa labas ang isang tao kahit 10 oras ng gabi, ay hindi ito aarestuhin ng mga pulis. Dahil ilang beses naman nang napatunayan na dahil sa mga tambay, lalo na sa mga nagiinuman sa mga kalye, nagsisimula ang gulo sa isang lugar. Iyan ang BZRates News. Raymond Dagpas, Aris 28, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.